Hi guys mga katols, welcome to my channel Mechanic Journal. So ayan guys, meron naman tayong 4G2 na low power engine. Vibrate siya, tsaka mausok. So ayan mga katols, so tune up na natin. Iba naman to, tune up na natin. At tsaka low power talaga siya, mahina siya hatak, tsaka nagbabibrate yung makina. So ayan guys, turo ko sa inyo, naturo ko na to dati yung alignment ng injector niya mga katols. So ayan, naturo ko na to dati mga katols. So ayan, meron naman tayong i-align na injector. So ayan mga katols, pakita ko sa inyo kung paano gawin. So ayan, naturo ko na to dati mga katols, pero review natin kung paano gawin. So ayan mga katols, let's go. Ito yung makina niya. So 4G2 engine, so low power siya at vibrate. So nakita ko dito guys, pagkatapos kong i-tune up, pinandar ko, vibrate pa rin at low power engine siya at mausok yung exhaust. So ayan, nakita ko dito hindi align yung injector niya. So dapat dito guys, itong dot na to, yan yung nakikita nyo, yan ito, yan ito dapat nakatapat dito sa may butoy, sa may bukol na to. Yan guys, oh yan, diba? Dapat yung dot na yan, yan nasa gilid, dapat nakatutok dito. Yan. So yung isa oh, ang layo, andito na sa likuran. So dapat nakatapat yan dito, guys. Ah, yun namang isa. So wala, andun sa likuran. So yan yung dahilan kung bakit vibrate siya, kasi yung inject ng fuel diesel niya, hindi siya lalabas sa fuel chamber niya, yung chamber ng ano niya, doon sa ilalim ng cylinder head. Kasi nalihis na yung ano niya, yung butas ba ng injector. Yan. So kailangan yung ito guys, yung dot na to kailangan nakaharap dito sa ganito. Yan, ito. Ito. Dapat tapat yan dito. So ito nasa likuran. So kailangan natin ipihit yan dito. Tapat dito yan guys. So yan guys, oh. So wala. So tingnan niyo guys, pagkatapos ko tong tanggalin, ipihit natin yan. So tapat natin yan dito yan. So ayan guys, update ko lang kayo. So ang gagawin lang dito guys, tanggalin to. Yan, at saka itong return tanggalin. Dapat dandahan para hindi ito mag warp yung return nya. So tapos tanggalin to, luwagan to, luwagan. Pag lumuwag to guys, iluluwag na to. Tapos ikutin yan dyan, ikutin yan yung dot nya, ikutin at iharap dito sa may butoy. Yan, yan ganito guys pa. Yan. So pag maluwag na yan, iikot na to. So pag higpit mo, dapat steady lang to para yung dot nya makaharap dito sa kanyang butoy. Butoy talaga guys. So ayan, so og sabi saya pa guys, ang iyang bangag isintro aning tumoy nga tumoy ani kini, kini siya tumoy. So ayan guys, so mo na siya guys, tanggalon na lang nato ni siya. Yeah. Okay, return niya, luwagan ni siya, luwagan to natin guys, luwagan. Tapos pag lumuwag na, steady lang to, hawak dito, steady lang yung dot nya dito na tapat. Tapos higpitan to. So yun lang gagawin. So update ko kayo guys pagkatapos. Video naman natin uli. So ayan, pisa na natin. So ayan guys, natanggal ko na yung isa. So kung tingnan nyo guys, naluwagan ko na yung ito. So dati guys, dito siya. Yan, dyan. Yung dot nya nandyan. So pihit lang natin yan para ma ano dito, magkatugma. Yan, yan yung dot. Yan, tapos higpitan nyo na to. So kailangan hindi gagalaw. Yan, yan yung forma nya, yung ano nya guys. Dapat yung dot na yan nakaharap dito. Yan, 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 yan o, magkatugma siya. Dapat andyan yan, sentro siya guys. Yan, yung dot na yan tapat nyo dito. Yan. So
Yung iba, oh, wala. Andun sa likuran. Yan. Ito. Dyan. Kailangan itapat natin yan dyan sa buto niyan. So, pag hinigpitan mo to, dapat steady lang to, guys. To. So, ganyan, ganyan, guys. Yan. Dapat naka-steady lang siya. Yan. So ayan guys, so ayan na, so ayan siya guys, oh. So ayan, so kulang pa ng konti, higpit pa natin, so ayan guys, ayan, so karap na niya yung butoy, so kulang ng konti kasi maluwag pa eh. So ayan guys, so nakaharap na siya guys. Ayan siya. Yan, nakaharap na sa kanyang timing guide. Yan. So yan yung tamang timing niya guys. Kaya siya low power kasi nasa likod yung mga duct, yung timing line niya. So ayan guys, so tanggalin natin yan lahat, luwagan natin at yan, itatama natin yan. So at pagkatapos, panda rin natin. So ayan guys, update lang ha. Tanggalin natin lahat. Mga katol, sa nabalik na sa dati niyang posisyon, sa original na posisyon niya. Yan, yung dot niya nakaharap na dito sa ano niya, may butoy. Yan guys, oh. Nakaharap na dito sa yan, dito sa may butoy. So, dapat talaga guys, pag tapat niyo to dito sa dot, itong dot tapat niyo dito. So, yan. So, yan lahat na. So, natapat na. Yan. So, yan. So, yan guys, natapos na natin kung paano i-align yung injector niya. So ang dahilan nito, low power, vibrate yung makina, tsaka mausok, maitim yung usok guys at talagang mahina yung hatak. So ayan guys, tapos na. So kabit natin yung sa ibabaw niya at panda rin natin, tingnan natin kung maganda na ba yung andala. So ayan guys, guys, natapos na natin ikabit yung sa ibabaw. So try na natin panda rin guys. So ayan, let's go, panda rin na natin. First heater siya guys. Hindi niya guys. Okay. So ayan. So ayan siya guys. Tumandar na. So ganda na ang andar makina natin dito. Yan. So yan, nalinaw na yung andar guys. Malinaw na malinaw na, wala nang maitim na usok. So maganda na yung andar. Okay na siya. So, yan ah. So yun lang dahilan guys. So bumalik agad sa lakas yung makina. Yan. Na talaga siya. Malakas ng makina. So ayan guys, okay na yung makina niya for dito. Na-align na natin yung injector, nawala na yung may tinausok at malakas na yung makina. So ayan, hanggang dito na lang yung video tutorial natin mga katols. So hanggang sa muli, please like, share and subscribe the YouTube channel Mechanic Renal. So ayan, bye bye.